Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa Pilipinas ay nakikilala natin sila sa mga taguri bilang bading, bakla, transvestite, mga transgenders o transsexuals at sa iba't iba pa mga pangalan. Mga tao na nakikilala natin sa kanilang pagiging malikhain at pagiging masipag at nakikilala din natin sa kanilang tagumpay sa anumang larangan na kinabibilangan nila. Maging sila man ay mga parlorista o mga politiko o mga journalist, sila ay kinakikitaan ng iba yung sipag at sigla na hindi makikita sa isang normal na lalaki at babae. Mga kapatid sa pananampalataya, ang usapin ng pagkakaroon ng mga bakla o ng mga third sex na tinatawag o sa wikang Arabic ay tinatawag na mga jinsothalith o mga luti ay hindi isang makabagong pangyayari bagkos ito ay nagaganap noong una pang panahon. Ang unang tala na nababanggit sa kasaysayan ng mga propeta ng paglabas ng mga taong tulad nito ay noong panahon ni Propeta Lut alayhi salam, na kung saan nababanggit sa Biblia nga rin na sila ay kabilang sa pamayanan ng Sodom at Gomorrah na winasak ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at sa masama nilang gawain na ito, ang pagiging bakla o ang paghahangad ng pagkakaroon nila ng sexual na relasyon sa kapwa nila lalaki. Ang mga kaganapan na ito na pagkakaroon ng mga bakla ay hindi lamang masama dahil sa pagkakaroon nila ng pagnanasang sexual sa kanilang kapwa lalaki, bagkos ito rin ay nagiging masama dahil sa pagkakaroon nito ng iba pang mga uri ng resulta, tulad ng pagkalat ng mga nakahawang mga sakit, tulad ng mga venereal diseases o sakit sa ari, at ang kinatatakutan nga na sakit na HIV o AIDS, na isang sakit na tinutukoy ng mga doktor na mas malala ang pagkalat nang ito ay pinakalat ng mga bakla. Ang pagiging bakla ay isang bahagi na ng kultura ng mga Pilipino na tinatanggap ng lipunang Pilipino. Subalit ano ba ang sinasabi ng Islam dito? Mga kapatid sa pananampalataya, tayo sa Islam ay hindi narapat na magkaroon ng pagpipilian tuwi nang si Allah subhanahu wa ta'ala o si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magbibigay ng hatol sa isang bagay. Ang pagiging bakla sa Islam ay pinagbabawal. Ang pagiging bakla sa Islam ay walang puwang. Kaya nga sa kasamang palad ay nakikita natin ngayon na marami sa ating mga kapatid ang pinababayaan nilang kanilang mga anak na lumalaki na mga bakla. O pinababayaan nila ang kanilang mga anak na nababarkada o nakakasama ng mga tao na ito, na sa pag-aakala nila na ang bagay na ito ay walang problema dahil nga sinasabi nila na ang mga tao daw may kanya-kanyang pagpipilian. Hindi ito tama sa Islam. Dahil unang-una, si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha lamang ng lalaki at babae at hindi niya sinabi sa Quran na lumikha siya ng bading o bakla. At gayon din na hindi maaaring ikatwiran ng mga bading na sila ay lalaki na nakakulong sa katawan ng babae sa pagkakataon nga sa sitwasyon ng mga tomboy, o kaya sila ay mga babae na nakakulong sa katawan ng mga lalaki. Hindi ito totoo. Bagaman may mga sinasabi ang mga psychologist na ang bading ay isang sakit na namamana o isang sakit na natural para sa isang tao, hindi ito nila napapatunayan hanggang sa ngayon. Dahil ang pagiging bakla ay kumakalat hindi dahil sa isa itong sakit, bagos ito ay sa isang kasakit na psychological na namamana o nagagaya natin sa ating lipunan. Ang isang tao ay malaya sa kanyang pagpili. Kumbaga, kung titingnan natin ang mga pagkakataon na pangyayari, bakit nagiging bading ang isang tao? Kung gugustuhin niya na maging bading siya o hindi, at hindi niya ito masisisi sa kanyang katawan o sa kanyang utak o doon sa kanyang genes na minana niya sa kanyang mga ninuno
nawala siyang pagpipilian kung siya ba ay magiging bading o hindi. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalataya, ang pagiging bakla ay alalahanin natin ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito, na sinabi niya na la'anallahu man amila amala qaumi Lut, na sinusumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man ang gumagawa ng mga gawain ng pamayanan ni Lut, na kinamuhian nga ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito ay ginunaw niya. At gayon din ay pinagbabawal higit sa lahat ang sexual na makikipagrelasyon ng lalaki sa kapanya lalaki, at gayon din ang sexual na relasyon sa pagitan ng babae sa kapanya babae. Sinabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na utos niya sa atin bilang mabigat na parusa sa mga taong ito. Sinabi niya, "Uktulul fa'ila wal maf'ula bih." Na patayin ang gumagawa nito at ang ginagawa nito. Na nangangahulugan na kapag nakatagpo tayo ng tao na nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki, siya ay dapat patayin. Ang tao na tumatalik at ang tao na pinagtatalikan ng tao na ito. At sinasabi nga ng mga scholar na ang hatol sa dalawang lalaki na natagpuan na nakikipagtalik sa isa't isa ay katulad ng hatol sa zina na dapat silang patayin, liban na lamang na walang pinagkaiba ang hatol sa kanila. Dahil sa zina, ang isang dalaga o binata ay lalatiguhin lamang, samantalang ang may asawa ay papatayin. Sa kalagayan naman ng mga bading o bakla na nahuli, na kapwa silang nagpagtalik sa kapwa nila lalaki, ay papatayin silang pareho, may asawa man sila o wala. At maaari din naman may meron sa atin na magsasabi na ang anak ko ay bading pero hindi naman siya gumagawa ng sexual relasyon sa kapwa niya lalaki. Siya ay nananamit lang bilang bading o kaya siya ay kumikilos lamang na bilang babae. Mga kapatid, sa pananampalataya, ito ay haram din. Dahil tunay na ipinagbabawal ng Islam na ang lalaki ay kikilos sa kilos na hindi nararapat para sa kanya. Kung pinagbabawal sa Islam ang pagsusuot ng lalaki ng damit ng babae, tulad ng pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaki na magsuot ng seda na nakikilala bilang damit ng babae, ay mas lalong pinagbabawal sa Islam ang pagkilos ng lalaki na tulad ng isang babae. Kaya nga ulitin natin ang usapin na ito ng pagiging bakla o pagiging tomboy sa Islam ay walang puwang. At hindi nararapat para sa ating mga Muslim na magkaroon tayo ng pagpipilian kung si Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magtakda ng isang bagay. At wala tayong mapapala sa pananatili natin sa pagkaligaw na ito. At nagpapakupkup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong ito, ng mga bading o mga bakla at mga tomboy, at sa kasamaan na idinudulot nila. Ingatan naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga anak at ang ating mga mahal sa buhay mula sa pagiging katulad nila. At nawa ay gabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga Muslim na nananatili sa ganito masamang gawain. At ito ang mensahe natin para sa araw nito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.